lose the first pick kasi nga nasa blue side sila. And then magkakakuha ng dalawang trades yung red side. But then at the end of it, meron pang dalawang additional pick pa na malakas na pasok sa meta yung blue side. So overall, parang in terms of paunahan, mas mauunang makakompleto ng draft na mas holistic and mas well-rounded yung blue side. Kumbaga parang kung movies ang usapan, nakakuha ka pa lang ng isang Infinity Stone, nakatatlo na yung kalaba mo. Lucky naman, di ba? Oh, ganun talaga. But the Edith will be banned. And ito yung sinasabi natin, Jusin as well as the Chip consistently being banned on the red side because you wouldn't want the blue side to take that. And binabanggit natin how ang daming mga possible opens. But speaking of open ang Fovius for the first time in this game. So I think that will be seen in the draft. Kahit first pick, I'd say first pick worthy na ang Fovius at this point in time. Wrapping up the first phase of the bans, hindi nga natin nakita yung Hylos in this series. Something that is quite surprising for some of the viewers right now. Pero gaya ng binanggit ni Auntie Anara kanina, this is the Fovius na unang pipiliin ng Falcons AP brand together with a Roger and a Zask doon naman sa kabila. You've mentioned this a while ago, Womie. Napaaga ba yung pili ng Zask kanina ng Falcons AP brand? Why is it being replicated now by Fnatic ONIC? Pakiramdam ko safe naman kasing pick si Zask. Isa sa mga pinakamalakas na mages ngayon. Ang ganda ng pan-check push niya. Kaya niyong bumabad in teamfights. Technically speaking, meron din siyang second life via the Dominator's Descent. Yep. Sadyang hindi lang siguro naging... Siguro prepared sila for the Lulita. Again, that was a Lulita. Yeah. But the way that Fnatic ONIC used, yung paggamit nila ng Lulita, yung nagbago. Kumbaga, usually sanay tayo kapag nanonood tayo ng Luigi, ang mga flight, international. From baba, papuntang taas. Yung mga flight kanina ng Fnatic domestic lang. Galing Makati, papuntang Iloilo. Ganun lang kay Kli. You were talking about, you know, international to domestic. Ito, international na naman. Kasi Super Marco is gonna be using the same hero that he got MVP in game number one. And same, Julian still for Fnatic, ay for FCAP. Na, alam mo, kapag open talaga, ayaw siyang i-let go ni Kyle Tizzy. But you would understand why. Because I'd say na apart from the Fanny, the Ling, na still open right now, no? Yung Ling, talking about the Ling and Hayabusa, mas mabilis mag-jungle yung Julian, I think, compared to them, mas mabilis and mas tanky siya because fighter assassin ang Julian, hindi lang siya assassin. And hindi lang siya yung tanky, no? Kasi meron din siyang spell vamp. Yes. Kumbaga, bumabalik din yung buhay niya kapag bumabanat siya. Pero ayan na, nilock in na si Alpha, the Sigma, locking in the Alpha for this game number 3. The Alphas of MPL Philippines Season 14, given na sila currently ang nasa first seed ngayon, just also acknowledging the fact na si Super Marco ay 100% in terms of win rate pag Moscow ang kanyang gamit. Grabe. That just goes to show that this is really gonna be a good game. Given na yung Lilia tinanggal, yung Tig tinanggal na, pero naglabas ng heroes ng Alpha and ng Moscow ang parehas sa teams. Nirespect ba nila si Chacha Pega? Ayun ang malupit. O kuya, sige nga, ano yung collection? Patingin. Ay, hindi. Oh, balik tayo kay Obito. Sharingan. Magkagibunshin ka nga. Nagkagibunshin ba si Obito? Pwede. Nanonood yung kagibunshin niya sa bahay. Lilia has been banned. Tigreal, I think at this point, pwede pa silang mag-ban. Ruby is still open. So, I think pwedeng i-open yun ng kupunan ng FCAP. Tapos yung Valentina ay bukas pa rin. Kung sakaling gustong agawin ng Falcons AP brand ng Dominator's Descent, isa sa mga teams na laging gumagawa nito ay Aurora. Kadalasan, no, binibigay yung Valentina. Ayan! Ayan na, pinakita na, pare. Grabe, sana may Zenith skin si Idol. World Ouch! Collector. Ilang skins yan? 500? Men. 600 yata eh. Kinolekta na ang mundo. Men, kuya, kung si Thanos kumokolekta ng Infinity Stone, si Paul Justin, hindi ko alam kung ano kinokolekta niya. Ayan yung kapag may loading screen effect, yung pinindot niya, yung kulay pula lumabas, target lock talaga yan eh. Lahat gustong pumunta sa linya. Pero balik na tayo dito sa draft. Go ahead. Alam mo, iniisip ko kanina, sabihin ko sana, kuya, pengi akong skin mamaya ah. Tatawagan kita, kuya. Lalapitan kita. Sino yan?
Oh, Exorcist. World Collector din. World Collector. Okay, balik na tayo dito sa draft. XP and the Rome are still open for the side of FNOP. Again, Ruby, talking about Ruby, Tarizla is still open. So, ang dami pang option. So, I think either one of those two heroes ay pwede nilang gamitin unless gusto nilang mag-explore. Kagaya ng pagpili kahapon ng Gatot Kacha. Yung mga ganong gulo ng mga heroes. Hindi natin sure, no? And itong Ruby ay medyo flex pick pa to. Nagaanap pa si Brusco ng pwede niyang gamitin at yung Roger naman ay flex pick din. Lolita. Pero palit na kanyang mga pwedeng gawin. I like this Aurora pick. Isa ito sa mga pang ano eh, pang kontra sa mga team fighting competitions talaga. Ayan na yun. Ang tagal nating hindi nakita si Joet. Medyo nasyak ako. It's been a while na nakakita tayo ng Joet. Auntie, thoughts on this? Well, I would say Joet going up against a Rubina roamer. Medyo familiar yun sa akin. Kasi kapag nangyari yun eh, tapag siya yung inultimatean ng Joet, madaling madodontran Wolf King, tapos mahatak pa siya with I Am Offended. So, kailangan maging picky ni Ogwen with whoever he's going to target now. Ito, combo-wise, Joet and Julian, lagi kong sinasabi to eh. Ito yung duo na sobrang bilis talaga ng damage by level 3. Kasi by the time na level 3 na yung Julian, level 2 na yung Joet. Has access to the ejector, has access to the smart missiles. At kapag ka may na-chani silang isa, maligurado ay mabubura. Pero I like this Kufra as well. Kasi ito, yung bouncing ball niya, may damage reduction. Yep. Namimitigate yung ginagawa ng Joet. Yeah, so pwede siyang ibalibag dun Joet, but still, nakabilog siya dun. So, pwede kahit papano niya masustain ng very, very light yung damage output. And overall, no, I'd like the draft of FNOP because ang dami nilang options for crowd control. They have the Alpha na kapag nag-ultimate, eh, mayroon din namang crowd control. And then yung Kufra and the Ruby. So, it's a matter of being able to layer those crowd controls properly. Well, take a look at this. Fnatic Onyx Philippines, Alpha sanay tayo na nilalagayan sa jungle position. But Kirk is gonna be using it at the EXP lane. Meanwhile, JJ, Joet, Julia naman ang nilabas ni Kyle Tizzy at ni Ogwen. Game 3 is on. Casters, paso. Naipakita na ang mga flex picks na meron ang Fnatic Onyx Philippines. Gayun din naman ang Falcons AP Red. Sino nga ba ang makakakuha ng momentum patungo sa second half ng ating regular season? Ladies and gentlemen, para sa game number 3, kami uli ang inyong makakasama ko si Burrito and Ate Mushantel. Ayan, so para dito sa ating game, napaka-crucial na magiging visioning ng ating mga boss fight for both junglers nila. So, clearing of minion wave din ay kaabang-abang para dito sa may mid lane kasi nakaka-zone out yung Zask pero may prowess din na makapag-zone out yung Aurora. Ang delikado lang is pag napalalim ka doon sa may river, hindi mo alam na baka meron palang biglang tumalon na Kufra anytime. Yung pa naman ang nakakatakot, yung mga heroes na to nakikita natin, yung mga roamers na to magaling at malakas kumontrol talaga ng river, no? And going back dito sa may bottom lane na point out kanina ni Hans, itong si Kirk gamit ang isang alpha na hindi natin nakikita sa XP lane tapos naka-revitalize pa to, ha? Oh, tsaka yung ano, yung normally kasi yung alpha parang pagdating sa team fight hindi mo siya gustong dikitan. Lagi kasi magugulat ka na lang para na-shred na yung HP mo. So napaka-crucial niya in terms of positioning para maganda nga siya against the focus. Pero knowing F-cap and F-no, parang may mga timers din to pagdating kung saan at kailan na yung talagang team fight na gusto nilang gawin. Oo nga, no, may kanya-kanyang power spike talaga yung lineup. Pero si Brusco ay naka-charge with the Tyrant's Revenge. Pipigilan na muna niya ito. And nakatambay pa rin si Kalti. Ayaw tanong yung bottom lane, ha? Oo nga eh. Tsaka dito naman din sa top lane na lagiting naka-ready anytime. Yung ilang mga players ng F-nop. So, tahimik muna ang Land of Dawn. Mamaya ulit bibira yung ating mga players. So, paunahan na lang itong mag-level 4 dahil available na yung turtle. Okay, speaking of level 4, Flap and Few ay level 4 na nga rin. Sila ang kukontrol ng unang pagok ng laban na ito. Sasalubong na kagad ni Flap TZ habang si Kirk ay level 3 pa rin. Naka-charge yung tire si Revenge! Na-shoot doon kay Kyle TZ. Kaya naman si King Kong makakakuha ng side or ang turtle para din sa ating laban. Itutuloy pa rin. Nagamit na ni Flap TZ. Dito yung kanyang Vengeance. At makukuha na nga rin dito ni Super Friends. Pero may kapalit. Si Kirk ang makukuha dito ng F-cap.
So disengage para sa ating dalawang kuponan. Pero para sa FNOP, nakakuha sila dito ng turtle and may casualty din. Uy! Uy, wala pa, kulang wala pa sa damage. Wala pa, dami na ganap pa doon sa laban na yun. 1-4-1 naging palitan kasama yung unang pagong na makukuha dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaka-level 4 lang ni Ogwen. Ngayon may extra kit na ang kanilang kupunan with an unstoppable force na kahit sino ay pwedeng suruhin o birahin dito ni Ogwen sa laban na ito. Ngayon, nakita na nga natin yung mga XP lane matchup. Pero yung gold lane eh, ito ay magandang tutukan din to, no? Gold lane matchup natin between Super Marco and Kellen. Nakita natin yung game 1. Mahirap. Ang hirap, no? Oo, parang probably at some point para sa FCAP, sinabi nila, unahin muna natin yung Ruby kasi parang napipigilan yung mga plays na gusto nang gawin. So, paano kaya yung magiging kontra nila against Kendra? Kasi so far na nakita natin yung, nung nakita natin yung items kanina, medyo lamang pagdating doon sa gold, sa may bottom lane, nagkakapitikan lang. Nagkakapitikan okay. lang. Nagamit pero nandito na. Para yung mga ibang players ng FCAP. Pero na nga ito, ejector play and flap TC. Kasama ang dalawang kakampi, makakakuha ng Ken. Alam kasi nila naman ang patakas! Tuloy-tuloy pa rin dito at yung retribution na ginamit ng K-Kong, Violent Slave Twin! At Super Marco pa nga din ay makakapag-dash away! At masisibat palayo doon si King Kong at makakahinga ng maluwag si Super Marco dahil makakapag-TP na siya ngayon sa papuntang base. Parang nakahinga rin ng maluwag ang mga bees kanina sa sigawan na ating narinig dito sa MPL Arena. Pero ang yung hugot mula kay Kelo ay hindi lang umabot. Pero successfully ay matitake down nila yung unang tore dito sa itaas. Oh, ang gandang ano nito. Ang gandang early para dito sa FNOP. Again, nakuha nila yung turtle kanina. Nakasira pa ng tore sa taas. At si Brusco ay nag-stretching na naman. Oop. Hindi na tawa si Pio na moment na yun. At yung zone out dito si Flap PC. Mapupunta naman sa side ng FCAP. This time around yung ating turtle. Oh, pero may ginawan trade si King Kong doon. Kinuha niya yung purple buff. Ay, naku. Ni Kyle TZ. Kumbaga, ito yung maganda para sa Fnatic Onyx Philippines. No? Hindi sila pumapayag na walang nagiging trading. It's either yung torrents, either yung mga farms. Kapag ka may objective sila na bibitawan. And yun din naman yung ginagawa ng Falcons AP brand. Noong mga nakaraang games, nakita na natin to. At ngayon, available na rin ang Blood Wings mula kay Kyle TZ. Additional shield para sa kanya. Para mas sabihin natin, mas confident siyang pumasok sa mga teamfight. Oo nga, and speaking of pag-confidence na rin pagdating doon sa pagpasok sa teamfight, isa sa mga nagpapahirap siguro no, para dito kay Owen is yung Hive Clovis. Kasi may slow, di ba? Mag-ejector ka, may movement speed yun saglit. Kaso, pag natapakan mo siya, masaslow. So, medyo magkakaroon ng idea yung gusto mong talunan ng unstoppable force na, ay, parang hindi na advisable. Oo. Parang iba yata, nagbagong memo. Iba na lang pala. Pero ang memo ngayon, nagamit yung conceal picker. Okay, yung Singe Minion mailap ang ejector. Yung Singe Minion lang ang hinagis doon. Pero gusto ko yung sinabi mo, yung Hive Clones. Kasi ako ang tawag ko dyan, ano eh? Seashells eh. Seashells, seashells by the seashore. Mukha kasi pala yung sea tuloy. Mukha kasi isang seashells eh. No? Pero yung iba nga dyan, mga EPs, yung tawag dyan. Iba, may alien. Yung mga alien. Diba? Ewan ko na lang. Pero again, yung malaking tulong kasi doon yung slow eh. Doon na nabibigay. Tapos may konting damage pa yun. Hindi yun yung fully na-expect ng Fnatic. Na aray-aray. Oo, na masakit talaga. Pero kasi magandang tulong yun kapag nailapag mo na yung Dominator's Descent mo, tapos na-combo mo na ng Double Stun. Tapos gusto tumakas. Tapos biglang mag-hive clones ka lang. Babatuhin mo ng mga seashells, di ba? Oo. Tapos ganun na mangyayari. At nangyari na nga nangyari, nakasira ng Tore. Si Kendra doon sa may bottom lane. So 2-1 yung score natin guys. 6 minutes pa lang para sa ating laban. At narinig na naman natin ang pag-ugong ng Turtle. Parang ang meet-up place nung mga players natin is the Turtle Pit. Yun nga eh. Grand Eyeball nga yan eh, di ba? Wow, naabutan ng Grand Eyeball. Hindi, nakwento lang sa akin ng mga kaibigan ko yan. anyway. Ayan na naman si Brusco. Plano si Brusco. Okay, si ang matatamaan nila dito is gonna be Flap PC at natin si Mata dito. Si Ogwen will kill. At ide-derecho pa nga, makapatay lang din. May free hit dito para sa side ng FCAP. Double kill na si Supermarket. Pakalagay na ito kanina game number 1. Triple kill na para sa kanya. Tahabuli pa si Super Friends. Merong dash para sa kanya. At isang putik lang. Menyak para kay Super Marco. Nadagdagan na naman na naging 21 na. Ladies and gentlemen, yung triple kill. Actually, Menyak nga yung nakuha niya dun eh. Pero bilang pa rin yung triple kill doon.
Pero yung Torre, our Turtle Rather, ay nakuha ng Fnatic Onyx Philippines. Napakaganda ng counter maneuver doon ng Falcons AP friend. Let's take a look at the Infinix instant replay. And right after nung pagsuro dito ng Fnatic Onyx, oh, dumating doon sa Spear of Distraction, saka yung si Bat ni Super Marco. Oh, tsaka maganda din dito yung pagkalatag ng mga CC skills ng mga players na F-Cap. Sa may bottom lane, may counter set yata ang side ng Fnatic Onyx. Kung sila daw nanalo sa teamfight kanina, kami naman this time around. Pero si Super Marco lives another day. Nagamit na rin yung Frigid Grace at makapaliktad pa nga. Kaya na papabuhay na day. Grabe palita dito ng mga skills ng mga players sa may bottom lane. Pero si Few ang makukuha nila. At itutuloy pa ang flat DC na pakakulat. Pero pang vengeance. Si pero double kill na para dito kay Super Friends. O Gwen kasama si Kyle TC. Merong enhanced chains. And Super Friends is down. Grabe yung palitan dito. Fuck, save me, Brennan Fnatic Onyx. Nagbabatuan sila ng mga sapak ng mga suntok. At ngayon ay asilyado yung 3K gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. At sakit na rin ang damage dito ni Super Marco. Nararamdaman na talaga with that corrosion sight, golden snap, and going for a DHS or Demon Hunter Sword. Pantunaw sa mga makukunat ng FDOP. Oh, grabe dito yung ano. Parang kakatapos na ng teamfight sa may turtle kanina. Ina-explain natin yung nangyari. Nagkaroon ng teamfight sa may bottom lane. Daig ko pa nag-treadmill. Sa hingal talaga. May hingal. Pero ramdam mo kasi na parang ayaw dito ng isang team na hindi pwedeng walang trade. Oo. Kailangan meron silang bawi or if possible ay mapigilan nila. So for Fnatic Onyx, siguro ang pwede lang gawin dito is yung kanilang magiging initiation is hindi ganun kalalim probably. Or yung may chance na talaga nga sila yung manalo sa teamfight na yun. Ako, speak of chance, masyado malayo si King Kong. Pwede siya kumabol dito. Andito na rin ang Fnatic Onyx! At inihagis na nga mga players, pero si Brusco yayakap doon sa may patag Getty. At si Super Friends na nga makakuha ng kill. Brusco, medyo tatamaan lang doon ng mga sibat na naman ni Super Marco. Pero si King Kong biglang umaawu na naman. Double kill para sa kanya. At si Super Marco konting-konting pipitikin. Si Kyle TZ nakaabang. Si Kyle TZ nakaabang. Pero mapapaalis siya nung moment na yun. Okay, gigil na gigil pa rin dito si King Kong. Ipipin down siya dun sa may pader. But then again, tatlo ang nakuha dito ng Fnatic Onyx kapanlit. Yung Lord na iyon na pwedeng salubungin actually ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sinasamahan to ni Kyle. Alam niya na may sasalubong dito. Okay, ito lang sa The ultimate combo of his life. Pero hindi pa rin mapapatay dito si Super Friends at nabaliktad pa nga. Hindi, nakuha pala dun si Kirk. Sa moment na yun, si Kyle na mapipilitan na mag-flicker out. Grabe na talaga yung salubungan. Parang kakaiba. Kakaibag dilubyo yung nangyayari doon sa may bottom lane. Ibang klase talaga. Sobrang accurate din ang mga sibat dito ni Super Marco. Ilang beses nang tumama, ilang beses na yung crucial na pagsalubong niya doon sa mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Siya talaga ang nagiging focal kits dito ng Falcons AP Bren. Dahil nga doon sa pagkakabawi nila, nakuha rin nila yung gold. And kung makikita natin in terms of the items, si King Kong din eh. Waldo na rin dito sa items niya. Naka-Thunderbelt na rin. And naka-Windtalker, War Axe, going for another attack damage item. At ngayon si Super Marco may Wind of Nature na rin. So added survivability dito para sa isang Poscob. Oo, kung isa siyang player character ngayon sa Super Mario. Ano siya? Yun yung mushroom niya. Mushroom? Di ba lumalaki siya pagka sa moment na yun? So yung added buff niya. Pag nagamit niya yung Wind of Nature para dito sa next na teamfight. Oo, pwede rin yan. Ano, pwede rin yan yung star. Yung star, di ba pag nakakuha ka ng star, di ba hindi ko alam mo yung mga stage nun. Pag nakakuha ka ng star, tapos bibilis ka, tapos lahat pwede mong sagasaan. So parang added buff sa dito. Added buff, oo. Hindi ko na kasi alam yun eh, kasi nakwento lang rin sa akin yun. Hindi ko na naabutan yun eh. Oo, habang pinag-uusapan natin yun, kamuntikan nang mapatalon sana si King Kong nung moment na yun. Kung nagkataon, ay magiging kwento muna yung mangyayari sa bush na yun. So kailangan maging maingat yung mga players pagdating sa pag-boost check, sa pag-face check. Magiging kwento na lang. Mabait yan si King Kong nung araw. Oo. Hindi, again, marami na kasing nadali dyan sa boost na yan. Eh, no? Maalala natin isa sa mga iconic din na hindi ko nababanggitin. Pero alam nyo na yon Fnatic Onyx Philippines, 18 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. At kailangan talaga paglabanan. Ang sakit ng mga tagos doon. Okay, si ito na, naiyakap na. Pero may enhanced change para mapatagkaldag si Brusco ng moment na yun. Oh, Gwen!
ay mamamatay sa kamay dito ni King Kong. Pero pag zone out ang ilang mga players ng FNOP, medyo babagal muna. Okay na raw na nakakuha ng isa yung Fnatic Onyx at dederecho po pwesto na doon sa my Lord objective. Naka Blood Wings na rin si Super Friends para sa kanyang Zask. Okay, 4v5 ang laban na to. Actually, 6v4 nga to kasi kasama pa yung Dominator's Descent, yung alien dito ni Super Prince. 4 seconds para kay Owen. Hindi na ata siya aabot dito. 12 kayong buhay ng Lord. Kailangan kumapit ng Fnatic Onyx bago si Ibibren! At si King Kong pa rin ang makakakuha dito ng Lord. Habang mega kill na against Rocky, si Brusco mabubuhay pa rin. Hindi, free hit na naman si Super Marco. Nagamit ang Winter Crown dito ni Kenra at Kyle Tease is gonna be down. At dahil saan, si Super Marco patatakuin niya mga players dito ng FNOP. Double kill para sa kanya, dalawang patay para si F-Cap, tatlo naman para si F-Nop. Grabe, bulletproof Super Marco, ladies and gentlemen. Para sa laban na ito, 7-0-3. Kasim bilis ng mga sibat ni Super Marco ang pagsasalita ni Ate Chantel sa mga nangyayari diba. Parang ayaw ka pagkahipahingay na itong mga to, eh, no? Sunday kasi kailangan sulit daw. Tama. Yung ating week 4. Week 4. Week 4 pa lang. Isipin mo, week 4 pa lang, ha? Week 4 pa lang. May panibagong hap pa tayo ng regular season. Pero ang Fnatic Onyx Philippines, nararamdaman na ni Makmak. Iba na Super Mak. Ilan ba yan? Mak. Para tayong mga malak. Mak. Again, Super Marco, ikatlong player to get a maniac this season. Ang dalawa ay si Demon Guide at saka si Kira. Grabe, kung alam niyo lang guys, sa sobrang intense nung laban, nawawala yung armrest nung... Asan yun? nawala na yung armrest nung upuan. pero imagine mo, 14 minutes nung laban natin, ganun kadikit yung score. Pero itong kasing lamang na to, pag nanalo ka sa team fight, isang swing lang yun eh. Oo. Mapupunta dun sa mananalo sa team fight na yun. Oo, kaya sobrang importante nito. Lalo na ang paglalabanan nila ay ikatlong Lord. And kung titingnan natin in terms of item, isa na lang ang inaantay dito ni Kelra. I think pwede na siya mag Winter's Crown dito sa pagkakataon na ito. No? Habang sa kabilang panig naman, halos papuno na rin. Siguro si Owen lang at yung mga roamers lang ang mga naiiwan dito sa mga iteman. Pero ang importante lang dito ay maalagaan nila yung kanina mga damage dealer. Si King Kong at itong si Super Marco na ngayon hindi pa rin nakukuha. Eh. Kasi paano mo nga naman nahahawakan yung Moskov na talon ng talon? Ang bilis kasi ng mga dash niya ni. Oh, tapos naka-purify. So, once na natalunan, if ever, dito ni Brusco or anyone, even Kelra, kailangan sure ball. Sure hit, no? Oh, kailangan sure hit against Super Marco. So, yan yung pinaka-struggle ngayon ng Fnatic Onyx. Or, pwede naman kuha muna sila ng isa, tapos, makakaalis ba sila pag biglang dumating si Super Marco? Parang hirap eh. Basta dapat ready sila. Oo. Just in case na dumating si Super Makmak. Parang ano eh, parang kumbaga sa mga superhero, siya si Superman total, may super na rin siya eh. Pag dumating, lahat uubusin. Ganun na nangyayari. Kunyari may mga kalaban, kagaya nitong Fnatic Onyx Philippines. Yun yung nagsisilbing ano eh. Sabihin natin pag-asa ng Fnatic Onyx in terms of items, ha? Though, kahit easy, may items na rin naman siya. And damage pala, no? Yung gusto ko sabihin dito. Yung damage, pero kailangan kasi nila. May mga conditions kasi yan, lalo na ang dami rin control ng Fnatic Onyx. Yung Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage, Bouncing Ball, even yung Don't Run Wolf King. Pero hinahawakan lang nila itong Lord na ito. Reset ang kanilang gagawin dito sa 16-minute Lord. King Kong, hahawakan ito. Grabe. Palat-galat ang Fnatic Onyx, ha? Grabe yung Lord Dance. Kung meron lang pwedeng gumawa ng dance choreography. Kung ano klaseng single-single, double-double. Yung nangyayari. But yeah, makikita natin dito na grabbing hold for Flap Easy. Now for Fnatic Onyx, nandun lang din naman si Kirk. And if ever magiging anchor nila, it's gonna be Super Friends. Critical nga lang dito if tatamaan ng Frigid Glacier, yung kanyang Dominator's Crescent. Boss! Oy, easy lang. Oh, di ba? Ganyan yan hanggang mamaya kasi mag-clear muna ng ibang lanes yung mga players. At ito na naman yung movement ng Moskov na lang dun sa may top lane. Tapos tingnan dadating. Ito na naman, no? Talagang palalamangin ng Falcons AB Brand yung lane nila, yung opposite lane. Kasi alam nila, any moment, darating si Super Makmak.
Tutugtog na yung ano, yung BGM niya. Oy, wait lang, papasok na sila. Super backpack, dadating na nga ba? Si Kantis si makakakuha ng Lord at ang mga Spear of Destruction, pero parang hindi na yata itutuloy dahil nga din naman kumpleto pahalos yung buhay ng mga players ng Fnatic Onyx PH at unti-unti lang umangat-ngat si Makmak doon sa taap at si Makmak ay uuwi na po. Backback na siya. Backback na siya. Again, si Super Makmak, si Super Marco ay kumuha na rin ng Rose Gold Meteor. Ito na yung sinasabi natin na mas matapang na Moskov kasi nga naman may extra shield kapag umabot sa 30% na threshold ay ng buhay niya. No? And the Fnatic new and Onyx, improved. New and improved. Roger. Na, Roger. Okay, sige. Pero ang Fnatic Onyx Philippines, sila ang nakaatas dito na dumipensa. Pero makunat-kunat na Lord na to eh. And naka-flow ang minion dito ng Fnatic Onyx Falcons AP. Brian, hindi ko sure kung mapoprotektahan pa nila to kasi susuro to kapag hindi nila napigilan. Kaso naiwan yung top lane. Top. So hindi sabay yung flow ng minion wave dito para sa ating game. Pero takatalo na yung Lord doon sa may middle lane at may defensahan lang naman na isang mabilis dito ng Fnatic Onyx. At wow, hindi pa nga mababasag. Kung maririnig lang natin, kung may mic check, nice D. Nice defense para sa Fnatic Onyx Philippines. And ang Falcons AP Pre naman, ready kasi sila eh. Ready sila sa next flow ng minion nila kasi nga naman mega minion pa yan. Pero si Obi may pinaplano dito kung sino nagamit. Ay! From behind! May kasama pa Flicker. Hala! Ang lain na talong ni Brusco doon. Pero si Flav DC ang kanilang makukuha. Si Vue, unti-unti na mawawala ng buhay. Pinamit ay Winter Crown. Double kill na para kay Kenra. At naririnig na natin si Gao. Dito ng mga Sonics kasi si Kyle TC makukuha na rin nila. Grabe, akala natin panalo na ang Falcons AP Brand dahil doon sa Lord na nakuha nila. Pero parang mababaligtad sila. Ang tagal ng death timer dito. 26 seconds. 25 seconds para kay Flap TC. Meron pa silang siege minion dito. Kailangan protectahan ito ni Owen, ha? Endable ba to? Yan ang tanong. Yung gitnang Tori ang kanilang kukuha ng Spear of Destruction. Lalabas ba si Super Marco dito sa gitna? Meron pa nga minion na bit-bit. Dito ang Fnatic Onyx. Mawala ng immortality si Ogwen at yung minion makakalusot. Oh no! Dito sa gitna. At ninangat-ngat na nga. Fnatic Onyx Philippines. Tuloy pa rin ang win streak. The streak continues para sa Fnatic Onyx Philippines. Nagdiriwang ang mga Sonics. Grabe yung laban. Makapigil hininga talaga. Grabe. Sobrang intense. Akala natin, Falcons AP Brain nyo lamang. Yeah. Tapos biglang, parang naging bola talaga si Brusco. Naiba to palayo. Nabuhay pa rin. Tapos namatay yung iba. Tapos buhay yung ilan. At nangyari na nga ang pwede mangyari. I think isa sa mga naging rason doon, pagpasok ni Kirk, winalis talaga yung tatlong miyembro dito ng Fnatic Onyx Falcons AP Brand. And with that revitalized, nabuhay sila, nagkaroon sila ng additional na kits para makasurvive. Pero ito ang sportsmanship sa likod ng harapan at rival din ng dalawang kupunan na ito. Siyempre, magkakaibigan talaga yan. Oo, so parang at na yan. On to the next na naman. Dito ang Fnatic Onyx and even for FCAP. But yeah, for FCAP, close fight, pero palakpan pa rin natin sila. Ayan, palakpakan pa rin natin ang Falcons AP Bren. Nakita natin ang kalakasan at kagalingan ng mga players na ito. No? Subok na yan internationally and locally, pero ang bagong star, ang bagong, sabi natin, super, ang super star family, superstar family ng Season 14, walang iba kundi ang Fnatic Onyx Philippines. And syempre gusto nating malaman kung ano nga ba ang saloobin nila kasama ang ating host na si Mara Aquino. Congratulations once again, Fnatic Onyx Philippines! Still undefeated, King Kong! Undefeated pa rin kayo. Masasabi mo ba na ngayon, ikaw na ang number one jungler? Hindi pa, kasi para sa akin, may i-improve pa po ako eh. Oh, very nice. Actually, may gusto ko malaman kasi nakita ko kanina, right after game 2, napaka-intense ng conversation nyo doon sa kwarto nyo. Actually, coach, para kang very emotional na may gumaganon ka kanina. Were you mad? What was it? What was happening there? Hindi naman sa mad. Siguro ano lang, parang syempre hyped up din. Pretty sure lahat ng mga tao dito sobrang hype up din. Kasi kumbaga, isa rin to sa matches na inaabangan namin buong season eh. So it's more of
reassuring yung mga players na sa Game 3. Goods tayo sa draft, sa Game 3. Basta pakita lang natin na yung chemistry natin papalag sa chemistry nila. Yan ganun. Nakita ko, when you won, parang there was a huge relief, deep breath. Why do you think that you're undefeated all throughout itong first half ng season natin? I think yung sa fact talaga na naniniwala kami lahat sa kakayanan ng bawat isa, naniniwala kami sa mga kalokohan na ideas. So, wala lang, nakaka-proud. Sobrang nakakatuwa na nga, nalusot namin yung ngayong araw. Ito naman, para naman kay Super Friends, ang naging MVP kanina. Curious ako, sinong gusto mong makalaban looking forward to the most sa second half ng ating season 14? Liquid Echo pa rin. Bakit? Malakas sila eh. Kasi malakas sila. Yun lang? May, anong palag? Oh, anong palag mo? Anong palag mo sa TLPH? Wala. Wala? Okay, walang palag. At ngayon, ang MVP natin. Can I hear some names? MVP! Paiba-iba, paiba-iba. Let's take a look at the screen. King Kong once again. Na-shock ka ba? Okay, anong gusto mo once again? Sa lahat ng ating mga fans there, what do you wanna say? Sa lahat ng fans ng Fanatic Onyx tsaka sa mga fans ng AP Brand, thank you sa pagpunta. Sobrang dami kasing tao ngayon eh. Ang dami! Sobrang sarap maglaro ngayon kasi napuno yung mga slot ng mga upuan. And now, ay! Alam mo, nag-trending yung last interview. Pwede mo ba sabihin mga pre? Mga pre. Ayan. Okay. And now, ang lucky winner para sa 3,000 diamonds. Come on up! Congratulations! What's your name? Earl po. Earl! Sino dito favorite player mo? Si Kirk po. Oh my gosh! Alam mo, lover boy ka na talaga. Punta ka dito, Kirk. Okay, sec. Uy, galingan mo kasi may nauna sa'yo. Anong gusto mo sabihin kay Kirk? Good game. And thank you for, I mean, congrats for defending your streak for today's. And, oh my God, ang cute niya. Ang cute niya! Wait, ano bang meron kay Kirk? Ba't ba kinakabaliwan to ng mga girls ngayon? Ano bang meron kay Kirk? Ano po? Kasi siya po yung bebe boy ng Onyx. Lover boy! Uy! Ang cute mo daw. Thank you po. Ano bang pakiramdam na yung mga fans, ikaw palagi yung sinasabi? Masaya po kasi ano. Masaya ka ba talaga? Totoo ba? Patingin ng mukhang masaya. Okay, anong gusto mo sabihin sa kanya? Anong gusto mo sabihin? Thank you po sa suporta. Okay, now I'm gonna take this. Let's do this once again. We're gonna hold hands once again. Hold hands once again. Okay, hold his hand and don't let it go until you walk, okay? Go ahead. You may now take your bow and take your walk of victory. Wait, don't let it go. Congratulations once again to Fanatic Onyx Philippines, still undefeated. We're gonna break it down for you, so we're gonna go back to our panel. Paso. Yung win streak ng Fanatic Onyx, 7. Yung super fans ni Kirk, 2. Dalawang magkasunod. Grabe. I cannot believe it. Ang lakas ng kamandag ni Kuya mo, Kirk. Pero mas malakas sa laro si Brusco. Ayan na. Kufra play. The MVP of game number 3. Nakita natin yung set niya kanina. Hindi man natamaan yung 5 o 4. Ang natamaan niya, yung tamang tao. Si Flap yung natamaan niya. Kaya kahit nag-vengeance si Flap, all it took was that one set
for them to be able to turn the tides against them and win. And nakikita natin yung moments of brilliance coming from Brusco all across the game. May mga magagandang huli siya sa mga necessary people, talking about Ogwen, talking about Flap TZ, even Few sometimes. And yun yung mga kailangan mong bantayan, especially if you are a Kufra user. Yung mga ganitong klaseng setup na makakapag-ensure na mababawasan ng mga kalaban mo, yung, na makakampi mo rather, yung mga kalaban nyo, and nakakapag-single target kayo sa mga necessary targets na kailangan nyong bawasan. Still, magandang performance coming from the side of FCAP, but it was just Brusco na nakapagpabago ng takbo ng ating laro. Kumbaga parang naharangan niya talaga yung mga kailangan harangan eh. And apart from that, tumangki din siya ng damage. And as much as I hate to say this, nakatulong yung revitalize ni Kirk sa pagpapabuhay sa isang Kufra ni Brusco dito in game number 3. And mind you ha, sobrang rare. In fact, first time in my entire life ako nakakita ng revitalize Alpha. Also reminding everyone na in the first few minutes of gameplay, nakamaniac si Super Marco. Kung tutuusin, yung ganong klase ng scaling, it is a dream for any sort of gold laner. Much more kung si Super Marco pa yung hero na yun. Yeah, and kanina damagita natin during the draft na 100% ang win rate ni Super Marco kapag pinipili niya ang hero na Moskov. But then in this time, eh talaga nga namang the force was just overwhelming kasi yung Super Family, pinatunayan nila na kayang-kaya nilang tuldukan yung win streak ng Moskov ni Super Marco and in turn, continue their win streak. Eh, siguro ito yung pinakamalaking gag sa akin buong first half ng regular season na ine-expect ko Ruby XP, Alpha Jungle, tapos Roger Gold. But no, wait a minute, we're gonna turn things around. Ayan nga, and makikita natin, no, best wingman dito si Kirk. Napakarami niyang assists na surely yung mga RG boys natin dyan ay kumakasa na ngayon ng ranked game at maglalock in na ng Alpha na naka-revitalize. Huwag muna, boss! Wag muna. Medyo nakakatakot pa kung mamaya kapag nag-RG tayo, tignan natin kung maglilipa na ang Alpha XP na naka-revitalize. But then, overall, I'd say kaya lang gumana yung Alpha na yon because of the chemistry. And aside from the chemistry, because of the communications coming from the side of FNOP, grabe yung layering of skills nila, grabe yung awareness nila kung sino yung dapat nilang targetin. And in the end, yung ganong kind of pagiging aware sa game, yun yung nagpanalo sa kanila kahit na nalulugi pa sila against Falcons AP Brand. Guys, isa lang ang gusto kong sabihin. Ano? Ready na akong mag-Alpha XP, mamaya. Nah, I'm just kidding. Pero, again, chemistry-wise, ito yung nakita natin sa Fnatic Onyx Philippines. This was a story of two teams na yung punot dulo talaga is how well they play with each other all throughout the first week up until this point na sila yung top 1 and 2 seed. We're about to figure out kung nasan nga ba ang Falcons AT Brand after this matchup. Pero yung nakita natin, it was a lot of risky plays. Yep, pero sure. Fnatic Onyx got the better of those risky ones. And the best part about this matchup naman is masasabi mong in terms of gameplay, in terms of draft, parehas naman maganda. Yes, kumbaga parehas may plano. Kitang-kita sa Falcons AP Brand that nanalo naman sila during the early to the mid parts of the game. Kahit late nga eh. Kahit nga late eh. Pero isang magandang play lang talaga or maybe two sucks na magkasunod yung nagbigay ng panalo kaya, sa Fnatic Onyx. Oo. Kaya yun yung ganun yun, no? Minsan talaga may mga panahon na hindi mo ina-expect na mananalo kayo, pero just because of a single great play, doon nababago ang laban. And with that, Falcons AP Bren falls into the hands of the Super Family. And ang Super Family ang magtatapos ng kanilang regular season run ng first half na blameless. Going to